Hi, Bing. Hi, Sissy. It's Hi. Nice. And I was a part two. And thank you again for allowing me na ming sugot mo na pumayag kayo sa interview na to. Thank you. How are you? Same to bang hapon. Ano lang tayo? Let's proceed na lang directly to the to saan tayo nawala last time. Okay, I was not able to ask you before on how what was the hardest part on being a single mom? Everything's a struggle, a challenge, because in my case, yung maliliit pa yung mga bata, mm-hmm. I was on my own during the day because si mama nag-work. Yung brothers ko wala din sa bahay during the day. So, it was just me and the kids. And the taking care of them, that part. Exactly. Which includes yung pagpaligo, feeding them, yung paglalaba, yeah. Household chores, everything. But by God's grace, I was able to do it. Uh-huh. On my own. Pero yes, exhausted ako pagkagabi. And refreshed naman din pagkaumaga na. Uh-huh. But yes, exhausted talaga. Kaya it's very important that we tap on the well of our well. Jesus, kasi siya yung source ng strength, yung purpose din. Kasi we can't just be robots na parang routine or mechanical na okay, gigising ako kasi gising na sila. Tas magluluto, magpapaligo, but iba talaga if you're with God. Kasi alam mo yung purpose mo eh, and you do everything with His love, with patience. Mm-hmm. Exactly. So sometimes robot, diba, nawawala din na, namamatay din yung robot. Mm-hmm. So that is what's happening if we don't have the real source of kung saan talaga kunin na yung strength natin dun. How about you, Sissy? Same. Actually, lahat. No? So physically, kasi ikaw gumagawa lahat. Diba? So same with Sissy. Beng, ako din lahat kasi wala yung family ko, so nagre-rent kami lang. Mm-hmm. No? So physically exhausted, so from work, kasi kailangan mag-work, no? From work, tapos pating sa bahay, ikaw lahat. So emotionally and mentally, ikaw yung mag-isip kung ano yung gagawin, di ba? That part, yes. That's really hard. Yung pinaka-hard talaga pag nagkasakit yung anak mo, tapos ikaw exactly. Na mag-isa. Financially, uh-huh. Yun, so... Pinaka-actually lahat mahirap, pero good thing din, no? We have to tap to the Lord. So, mas, para sa akin, yes, mahirap kong isipin, but when you're with God, no, iba pa rin. Kasi, magugulat ka lang isang araw, I survive. No? Mm-hmm. So, kaya nga sabi ko yan, lumalaban ako with the Lord. Iba pa rin yung laban with the Lord. So, iba yung laban with God. Yes. Yeah. If you're gonna be alone, you're gonna be, yeah, wala na. End of the story. Yeah, so being a single mom is kana. Iisipin pa lang, 'di ba? Mahirap na. But in reality, iba, mahirap talaga. Mahirap no. Na mahirap. Yes. Yeah. Lahat, no? So but we're still happy. We're still yeah, exactly. Fantasy. We've been talking about your struggle being a single mom, pero yung joy naman ito. Oh, gusto ko yan. Ako yung muna. Yung joy kasi, yung responsibility, di ba, sa'yo lahat. Pero yung joy, kasi, kung magpagiging selfish, sa'yo din lahat. No, yung attention niya sa'yo lahat, yung love niya sa'yo, lahat. No, so, kung, like, kung maglambing sa'yo, no, kung mayroong sasabihin sa'yo, kung ang hingi sa'yo, lahat sa'yo. No, so, kung gaano kahirap, na sa'yo lahat yung responsibility, no, yung lahat din na gusto mo sa anak mo, no, yung feelings na sa'yo yung lahat.
sarap. Yeah, parang yung every time you wake up, nandun siya naka-smile, diba? Yes. Minsan, sa akin lang to lahat ng smile. Minsan, no, pag-uwi ko galing work, no, sasabihin niya, pagod ka mo. Ganun. Pagod. Yan lang. Yeah. Okay ka na. Okay na. No, lumipad yung diba? Pagod. Okay, yes, exactly. Yes. Kasi may love yun sa'yo lahat. Okay. Sa akin lahat to. I can share it. Yes. So what you say? I agree with you kasi solong-solong yung attention ng mga anak. Times three sa iyo eh. So lahat ng tatlo, di ba? So dapat ba kung yes. Maingit sa tatlo? Ay, wag na. Okay lang isa. The joy of knowing na nasa iyo, nasa yung tatlo, nasa akin yung tatlo, and I mean, yes, wala akong physical na, wala silang physical na father, but the knowledge of him na he's with us, okay na yun. Yeah. Okay na okay, sobrang okay na yun. And, oo, joyful, kasi alam ko eh na siya yung source ng provision. Yeah, exactly. Ng strength ko para ipagpatuloy ang laban. Mm-hmm. Everything. Iba talaga kasi before na not in Christ pa ako, ang dali kong mapagod, ang dali kong mag-give up, ang dali kong magalit. Yun. Pero nang pinulot na ako ni Jesus, iba, hindi ko ma-explain. Yung joy lang na siya. In Christ siya. Alone. Yes. Exactly. Yung unexplainable, yung joy and peace mm-hmm. na nasa buhay. Wow. That's really nice. I mean that God is in control ba? You won't need anyone pa to have as kung ano pa yan, diba? Yes. So, and then, it's iba yung privilege na binigyan ka ng chance ng Lord na maging ina. Since we're talking about joy, grabe naman napasmile kayo when you remembered the loves of your kids. How do you describe your kid? What's his name? Ichiro, the Japanese guy, yes. Japanese kid. Yeah. Depende sa edad siguro. So, ngayon, like ngayon, now. As far as you can remember, ano yung how do you describe him? Actually, he's so clingy. Gusto niya sa'yo lahat. Sobrang seloso. Mm-hmm. Yun kahit aso pinagsisilosan. Oh. Yes, ganun siya. No, especially this time. Mm-hmm. Yung phone ko kinukuha kasi talaga sino yung nagde-text, sino yung tumatawag, sino yung nag-chat. So, mm-hmm. Chili-check. So, sabi, no boys allowed. So, okay. No boys. Okay. Siya lang. So, hindi pwede si dad. Walang daddy. So, yung okay. Daddy lang daw niya. Yun lang. Okay. And then, attention seeker ngayon. Seeker, okay. Ang daming tanong. Sobrang kulit. How old is he? Eight. So, okay. Makulit na sweet. Uh-huh. So, masarap kasama. Okay. Yun. Wow. So, makita natin yung ano ni Ichiro, no? Clingy and attention seeker. Yes. So, you need a lot of time talaga to spend sa kanya. Nice. How about naman si Aya, Achi, and Alex? I met them na, pero ngayon, I saw them in more bites. Ang laki na nila. So, hindi na siya masyadong magulo, no? I'm sorry. Sabi nga ng isang friend ko, abing yung mga anak mo, yung personality mo, abing, parang dinivide sa tatlo. Wow. Distributed sa tatlo. Evenly distributed. Parang ganun. Yung eldest ko, si Aya, well, independent naman sila lahat, but mas independent si Aya. Tas yung leadership skills, nakikita ko na sa kanya. Mm-hmm. And
minsan nga, mm-hmm. parang umaabot sa point na, oops, stay there, let me do this thing. So, sobrang inako niya yung, hindi to kasi yun, yung bata pa siya, I told him na, Aya, since it's just the four of us, help me take care of your sisters. So, napasok ata yun, dinibdib niya ata yun. Okay. Kinareer niya yung pagka-puya niya. It's nice, diba? May sense of responsibility na siya at this age. Ilang taon? 11. Oh, nice. Very nice. Si, yung second ko, si Atche, nakuha niya yung pagka-boyish ko. Yung hindi mahilig sa dresses. Okay. Pero siya, grabe. Kahit ang init na iinitan ako, gusto lang niya magpajama at mag-jacket. Uy, that's... Day, igang kay day. Pero I like it. I like that kind of OTDs. Na pajama and... Hoodies. Yes, jeans. Ayoko. Yeah, I know you. You're different. Kung ano lang. Ayoko. The hoodies ayoko are pajama. Very, very comfortable. Kasi the loose. I can go out with just oversized shorts and ayoko. Shirts. Ayoko. Hindi ako makatulog ng pajama ang init. No, it's very comfortable. Shorts ka. Okay. Shorts ka ron. Okay, and then? Then si Alex ay total opposite ni Gail, ni Achi. Oh. Ang ate. Girly? Yes. Girly. Okay. Maate. Tas, gustong-gusto niya yung... Basta ka nang mag... Oh, puntahan ko yan, sis. She wants me to do her hair. Like, Jai, hindi ko kayo ba magsintipid, Jai? Oh, sis. Ikaw? Yeah. Oh, okay. Yung ponytail nga, na simple lang, yun lang. Pero gusto niya yung extra na hairdo. Gusto ko yan. Day clip, day omo na lang. You can buy at Chesney. Diba? Yung ano niya, yung mga clips niya, very cute. I think mag-o-okay si Alex doon. Oh. Diba kay Chesney, Casey's Boutique? So, so that's the three kids. Parang ikaw, the evenly distributed. Wow, nice. Okay, and so, if you can turn back time, will you choose this journey? Oh. Siguro kung sa ngayon, uh-huh. siguro kung hindi, same pa rin yung mangyayari si C. Kasi I believe na nakapredisi na ganito talaga yung mangyayari sa buhay ko. So, kung hindi ko man-meet yung father ng anak ko, siguro other guy. Mm-hmm. Same, kasi I believe din na hindi pa ako pinanganak, no? Hindi pa ako na-form sa womb ng mama ko. May plan na si Lord para sa akin. Mm-hmm. So, kung ano mangyayari sa akin, I know, I believe, and kiniklaim ko lahat lang, Lord. Mm-hmm. No? So, same. So, walang, ano na, parang, you know that it's, you will still choose this journey. Siguro, hindi naman siguro ako yung nag-choose para sa akin. Si Lord yung nag-choose talaga na para sa akin. Uh-huh. Kasi magpe-pray din naman tayo no na Lord, help me, Lord, guide me. Ganun. So, para sa akin, si Lord pa rin, though binigyan tayo ng free will ni Lord, pero same, siya pa rin yung nag-choose. But that time, kasi Sisi, did you meet Christ na? Yeah. Okay. Backslide ako. So, okay. Yeah. I was a born-again Christian before I met Richard's father. No, so, pumunta ko na sa Cebu. So, doon ko na experience lahat. Yung ganito pa rin mag-inom, ganito pa rin merkada, ganito lahat. But that part, was that a humbling experience for you? When you got pregnant and... Actually, hindi pa. Hindi pa talaga? Hindi pa. Maano siya? Ano yan? Ma-pride? Hindi siya, hindi naman ma-pride, pero matigas. Parang... Oh, na, tank build ko pala, sis. Parang, kahit nanganap na ako, sis. Okay. Hindi pa ako naka-let go. Kahit lumabas na si Chiro, hindi okay. pa rin. Kahit, meron ng konti, no? Meron ng konti.
no, siguro hanggang 2 years old si Ichiro, nandun pa rin yung bitterness. Mm-hmm. Lahat, no? So, until I meet Ate Gingging. Okay. Yun, so dinala ko dun sa church, dun sa Mayakapak. Alright. Dun, unti-unti, tinatouch si Lord yung heart ko. Forgive. Ayan, so, dun na nag-flow yung blessings. Dun na, sino ako? Kapal-kapal talaga na hukha ko na, Lord, bakit ganda yung nangyari, diba? Because when we met Christ, you will know that how sinful we are. Yes. Diba? Dun ko lang na-realize na. Kasi when we don't have Christ, you will always think that we're good. Actually, paano ba matawag? Kasi I met Christ before, diba? So, dun, kasi before ko na meet si Ate Gingging, no? Yung biniblame ko, yung lalaki, yung father ni Chiro, tsaka yung family niya. Parang okay. Ako yung victim ba? Oo, victim. Yun. Pero siguro naiintindihan ko yung mga single mom ngayon niya. Yun yung pinagdadaanan. Kasi yun yung pinagdadaanan ko. Yun bang? Parang ako yung victim. No, ako yung victim. Tapos hindi ko nag-get, bakit ako yung biniblame? Ako yung victim dito. Parang ganon. Pero when I meet Christ, sabi ko, kami naman dalawa yung gumawa. Bakit ako lang yung victim? Diba? So, yun yung kagandahan. Pag na-meet mo ni Christ, pag na-meet mo si Christ, na struggle lahat. Wala ka lahat. Wala yung friends ko, wala akong trabaho, wala lahat. So, sana wala akong iba pupuntahan. No? So, yung lahat na nangyari. So, it's a very good journey for you. Yes. Blessings nice. Lahat para sa akin. Right? Thank you for that. Ikaw. Ikaw being. Sa akin. Will you choose this journey? Still choose this journey? If can't really say that I have the right to do everything. I mean, go back to time. If you have, hindi lang, parang ganun lang. Ngayon lang bibigyan ka ng chance na balikan yun. Avengers. Sige. It's not possible, diba? Pero, will you still choose this kind of dream? Yes. Even if alam naman natin, di ba, na orchestrated na lahat, planado na to lahat ni Lord. But then again, like sa sinabi mo na you can't blame. I mean, you can't put the blame 100% on the guy because I opened my legs. Yes. Exactly. knowing na mali. Mm-hmm. Alam ko na mali, but I still went on. Exactly. And from this moment, looking back, I can say na, ay grabe si Lord. Kasi kilala niya ako. Kaya siguro, I mean, okay, if I haven't met him or if I haven't gone with him that night, maybe things would be different. I would end up with a different guy. But with the kids, I mean, through the kids, God used them para matauhan ako eh. Kasi the moment I knew na pinagsabay kami. So it's not hurting anymore. It's not hurting. Perfect. Okay. It's not. I have already forgiven him. Nice. But it's all from him. Kasi if if it's not because of his grace, ay, bitter ako. Yeah, ganito yun eh. Actually, the world will tell us it's hard, it's so easy to forgive, but it's so hard to forget. But when you're in Christ, both is doable. Forgiveness and forgetting. Diba? And maybe there is memory, pero you can laugh about it. It's not the
broken, the bitterness part, but it's really joyful na. Actually, sisi, yung mga ex na nakasabay sa akin, na may mga bata din, uh-huh. when I met Christ, inad ko sila, naging friend okay. kami. Yung isang babae, yung mas nauna sa akin, mag-mads kami. Ay, wow, mads. Yes. The worldly cliche na forgive and forget, mm-hmm. you can't really forgive. I mean, you can't really forgive and then can't forget. Kasi, doable yan pag di mo nakikita ang tao na galit ka. Mm-hmm. You can just say, na-forgive ko na. Pero pag na-meet mo, at maybe if you have spent some time exactly. with that person, true. Ay, babalik ang lahat. Babalik ang lahat na galit, bitterness and all. Uh-huh. So, it's not really 100% forgiveness. Uh-huh. Wala talaga mong forgiveness doon. Okay. So, yun, looking back, nasabi ko talaga na, ay, grabe ka, Lord. Yes, nagkasala ako by being with the guy na hindi nararapat yeah. para sa akin. But then again, he gave me my kids. Because if not for them, I can easily go back to my old life. So what is your message for your kids? Wag lang. Kanang, I may not be very verbal kids sa mga anak. Sa ako ang appreciation, sa akong love ninyo. But yes, hopefully makita ninyo through how I take care of you. It's kuan mo good ka ng hard. Mm-hmm. Kay ako ay kung ala ko choice kuan, it would be my happiness to just stay at home the whole day and take care of them. Kasi nung maliliit pa sila, yung pati yung arrangement ng clothes nila, ako, wow, yung really? What, paglaba, pagpilo, uh-huh. sa mga tanina, pagpakaon, pagluto, tanan, pagligo, tanan. Ako, so, brag, pride na ko nga, I was able to, kanang masaninaan ako sila og hinlo, knowing ako ang galaba, gitaro na ko galaba, uh-huh. nga na ba, But now it's a different story because they're bigger and they have different needs na. So, sa una na ko may ga-provide but now wala naman. So, I really need to work double time. But then again, mga anak, I'm not that worried. Kay I know that we have Jesus in us, with us, for us. Kana lang, kanang I love you three. I love you three, Jude. Okay. Yes, if it's not for you, siguro bito kanang wa sa purpose. Wala, wala lang kung asa ko mapadpad. Ana lang siguro. And thank you because I have you. Wow. I have you to share my life with. And sorry, kay I was not able to. Ay, pinakabing. I was not able to provide you a complete family. Sorry, kay nasayup ko sa anang apart. But I've been honest with them, put na sa itong nabuhat and all, blah blah blah. But then again, I pray nga will not be like me nga single parent because single parenthood shouldn't exist if naalang tani Lord because kids the Lord designed a beautiful family with a mom and a dad. Mm-hmm. True. Mao gina dapat sorry kung usahay kay nang mulagahi na siguro ko kay kay para na ko I should not be too emotional kay especially I have no one to share everything with because I should not be telling my problems to you. That's why maybe siguro ko ana kayo kanang makita ko ninyo nga kanang wala lang or
strong. But I hope and pray nga you always walk with the Lord. Kay only in Christ ta nga kanang masakto ang ato ang everyday nga panginabuhi, everyday living. Kay si Lord naman jud ang nag-sustain sa ato mga anakis. And hopefully you'll encounter Christ in his own time. Wow. Thank you for that, Bing. Grabe. All right, ikaw. Ako? Oh my God! Wait, oi. Hi, Nak. Hi, Chiro. So, sorry kung masahe mag-dinosaur ko. Especially Monster, ma'am. Monster, ma'am. Dinosaur yung tawag. Especially kung mag-munjol, no? Sometimes, sa din mag-munjol, no? So, mag-dinosaur kaya po sa mami. But always remember, I always remember that I love you so much. No? So, thank you for coming in my life. No, ano man. No, so I before kanyabos mong life, no, so laag dito, laag dire, tagay dito, tagay dire, no, so wala purpose ang life. But after he was born, no, so natabo din na stay at home. No, so at first I thought nga stay at home lagi ang purpose, but when day by day, no, so I realized that maunay ikaw ang gigamit ng Lord na magadirection ng life, no, nga mahol ko balik. Kaya before my life was broken, ang life purposeless. Usa may nang wala mabuhi ra para karon mahala na ugma. Ana, but when you came, so nakabalo na akong plan, no, magplan unsay buhaton ugma, no. Pag-plan nga dapat mag-work, tarong, dapat magtarong sa kinabuhi, no? And then, I learned to forgive because of you, no? So, I learned to, lahat ng bitterness ko dati, not only with your father, but the family of your father, and the exes, sinasabi ko, oh, but sexy naman ako at mas maganda sa kanila, ano bang meron, no? Ganyan, but with you, no? Because of you, no? I learned to forgive, no, I learned to accept na yes, same lang kami maganda. No, I learned to same lang kaming sexy at maganda. No, so but then again, no, so all in all, ikaw yung nagbigay buhay. Nagbigay kulay, no? Give me joy. Yung joy na hindi kayang ibigay ng kahit na sino except the Lord. No, so like yung joy, yung happiness na binigay ni Lord and you're the next. No, so hindi ko maramdaman na you're ano man daw doon, obligation. For me, you're a blessing, you're a gift. No, and then hindi ka ginawa sa pagkakamali, no? So we treasured you, and then isa din sa pinaka maganda nangyari sa buhay ko, no? So I no, kinuha ko ulit ni Lord. Natuto ako nagpakumbaba. Bumalik ako. Actually, hindi ako bumalik, no? So, siguro, ikaw ang ginamit ni Lord na ibaba ko yung sarili ko para gagapang ako babalik sa kanya. No, and then, lahat binigay ni Lord. Appreciate ko lahat, no? Na being a single mom is still siguro sa iba, struggle nga, pero for me, with you and with the Lord, life is still beautiful. Yes. Even in this pandemic, I can still say and smile that life is beautiful with you and with the Lord. Thank you and good morning.